Para doon sa ating mga mananakay na babiyahe sa mga pangunahing kalsada sa Metro Manila, bago po kayo bumiyahe, kailangan ay nakakain tayo ng mga masustansya pagkain. Very important po, lalo na kapag ating mga kinakain ay breakfast. Nako, ay, nakakaloka. Ba't ba kayo natawa? Nadami na ako sa inyo. Kasi po, may guest kaming manok dito. Habang nag-i-interview po kami, narinig po namin yung tilaok. So mamaya, abangan niyo po yung manok na yung papakita ko po sa inyo. Pero ito, silipin na po natin. Lagay ng sitwasyon ng trapiko ngayon dyan sa bahagi ng Philco sa Commonwealth Avenue. Ngayon, mahaba na po yung pila. At si Kuya Manong, ba't po siya naglalakad doon? So, mga taga-sama natin sa DPOS at sa MMDA, check po natin yan, nasa gitna po ng highway si Kuya. Pero ito po yung choke point ngayon ng pinakamahabang pila ng mga sasakyan dito sa Commonwealth Avenue. Diyan po yung sabagi ng Philcoa dahil sa ilang mga gumagamit ng U-turn slots para makadaan ng UP. Although sana nagamit din po natin yung mga entry points ng zipper lane. Ayan, may tumilaok na, oo. Para doon sa mga kakaliwa ng UP. Tatlo po yung entry points, ha. Yun sa bahagi ng Batasan at Holy Spirit, sa Maytandansora at sa Ayala Techno Hub. Ngayon, sa oras na ito, mahaba ang pila pero moderate to slow moving andali ng trapiko. Kung magmumula ka po ng Bulacan, North Caloocan, Valiches at Fairview, ay may kabagalan na pagkalampas si John sa Regalado Highway sa may bahagi ng Commonwealth Avenue. Pagkakaliwa niyo po dyan, kung galing kayo mismo sa Quirino Highway, ay tuloy-tuloy na yung slow-moving traffic situation hanggang kayo po ay makarating dyan sa isang mall o yung tinatawag na FCM at dyan sa may Camaro. Bahagyang luluwag, pero pagdating dyan sa may Litex, muling sisikip dahil din sa ilang mga PUV na mga nagpapasakay ng mga pasahero at maging sa bahagi ng Batasan. Tuloy-tuloy yung slow-moving traffic situation dahil na rin nagiging bottleneck yung bahagi ng Holy Spirit. Pagkalampas dyan, bahagyang luluwag, pero bago makarating na Luzon Avenue ay mabagal na andali ng mga sasakyan dahil nga doon sa ilang girders sa may Tandansora na nanigay bottleneck para doon magkaroon ng mahabang pila ng mga sasakyan at talaga may kabagalan, no? Maaari natin daanan yung bahagi ng Luzon Avenue at lusot tayo ng Visayas Avenue naman. Pagdating nyo naman po sa may Central Avenue, ito po yung pinakatukod nung mismong pila na nakikita nyo sa inyong mga screen para kayo ay makakanan sa elliptical road going to your point of destination kung kayo ay pupunta ng Quezon Avenue, East Avenue o Kalayaan Avenue. Samantala yung bahagi naman ng westbound lane, ang tanging nararanas, or eastbound lane rather, ay yung mga pabalik ng Bulacan at Fairview. Ang nararanasan lamang na mabagal na dali ng mga sakyan ay sa bahagi ng UP or University Avenue dahil nga doon sa sinasagawang stop and go scheme hanggang alas 8 ng umaga sa pangunahan ng DPOS at ng MMDA. No? So once green and going naman o napatuloy kayo na ating mga kasama dyan, ay tuloy-tuloy na ang inyong pagmamaneho. Paalala sa ating mga mananakay na babiyahe ngayong araw ay pinatutupad ang number coding scheme sa Metro Manila. Mula yan, alas 7 hanggang alas 10 sa umaga at alas 5 na hapon hanggang alas 8 ng gabi para sa mga huling numero na kalilaptaka ay numbers 5 and 6 at ito. Walang color coding to. Pero abangan niyo po mamaya ang ating filthy chicken. Huwag makuliparan, oo, dahil sa tao kami ng tawa habang nagbabalita, tilaok ka ng tilaok, oo. Pero para sa other traffic updates, silipin ang social media accounts ng MMDA, ang kanilang Facebook, Twitter at website. At kung may emergency man, pero wag naman po sana, tawag na sa hotline ng MMDA na 136. Yan muna ang latest traffic update mula dyan sa Commonwealth Avenue, Philcoa. Remember, don't be rude, be kind. And you can never go wrong with kindness. This again, your profi. Para sa morning show ng bayan, rise and shine, Pilipinas. So abangan po natin mamaya ang Silky Chicken na ito.